Hello guys, meron naman tayong bagong ayuda from Ate May galing sa kanilang farm. So ito is bagong pitas pa lang, ngayong hapon lang nila pinita. So pagkatapos nilang kuhanin to, dumiretso na sila dito sa bahay. Then ito, meron din tayong spinach or horenzo, bali marami pa siyang lupa, so ganyan. Then meron din tayo dito is daikon or radish. So ito naman is kahapon to hinarvest. So sabi ni Ate May, pag nahugasan na daw ito, babalik daw sa sigla yung dahon niya. Magiging genki daw siya or magiging masigla ulit yung dahon niya. So huhugasan natin siya mamaya. So ang gagawin natin ngayon dito is unboxing. Titingnan natin kung ano yung mga natanggap kong ayuda ngayong hapon. So umpisahan na natin guys, no? Ito yung mga kamote, sweet potato, separate natin yung mga baby sa malalaki, isegregate natin ang malalaki tsaka sa mga medium. Once kamote, sinong gusto mo ng kamote? Ito, malaki. Marami siya guys actually. So, binigyan din ako ng Haponesa ko ng friends. Kung nag-harvest din kasi sila sa ano nila, sa hatake nila. Meron pa ako doon kamote. Tapos kahapon, nagdala ako doon sa friend ko. Binigay ko rin sa kanila. Pero, meron pa rin akong tira. So, then meron naman tayo natanggap ulit na ayuda for today. So, marami na naman tayong kamote. So, ipamimigay din natin ito, no? I-share din natin ito sa mga kaibigan ko. So, ayan. Ayan. Oh, meron pang mga maliliit. Ito, may mga maliliit pa siya. So, titingnan naman natin kung ano itong nasa isang box. So, ito is yung baby daikon. So, yung dahon nito is pwede siyang ipanglagay sa mga nabe or pwede mo siyang gawing salad. Pwede siyang igisa. So, marami siya pwedeng gawin. Tapos ito, pwede natin ito siyang hugasan. Then, pwede na siyang diretso kainin or gawin mo siyang salad. So, medyo marami siya guys. Oh my God. So, puhugasan lang natin to siya. Kaya baby pa lang siya, tinanggal na siya. Kasi ang purpose talaga nito is itong dahon yung kakainin. Kasi pwede naman siya gawing, ano diba, malaki. Natin to siyang gawing usenko. Alam niyo ba yung usenko? Yung mga parang atsara. Atsara na dahon. So, ayan. We have plenty of this. Taka siya kaya ito sa repso. And guys, may tumawag. So, naputol tayo. So, ayan na. Naano ko na siya. Yung tumawag sa Ate May kasi ina-explain niya sa akin, naghuhugas daw siya ngayon ng hinuhugasan niya rin daw yung ganito niya sa bahay nila. Pag nahugasan mo na raw to siya ng buo, babalik daw yung niya, sigla. Magiging siya, very fresh na yung itsura niya. So, huhugasan lang natin siya ng tubig para maging preskong-presko yung beauty ng ating radish. So, ito na yung anong natanggap natin. So, sabi niya sa akin is meron pa daw doon or kung sinong may gusto, pwede kong bigyan. So, ihahatid niya ulit bukas, mamimit ah. Kukuha ulit siya bukas. So, ito is maka-horenzo, maka-spinach talaga ako. So, ito talaga is very favorite ko to kasi pwede mo to siyang steam lang. Then, lagyan mo siya ng goma. Ayun, masarap na siya. Then, ito naman kamote. Ito yung kamote natin. So, marami siya. Matamis yung kamote ng Japan. So,
gagawa tayo ng iba't ibang recipe dito sa kamote na meron tayo. So ayan, so salamat salamat ate sa laging pag-aayuda sa akin tsaka dun sa isa kong kaibigan sa lagi nila akong inaayuduhan ng kanang kung ano meron sa farm nila. So thank you. So hanggang dito na lang yung aking vlog. Salamat sa panonood at kung hindi ka pa nakapag subscribe sa akin channel, please do like, subscribe, at hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. So, bye-bye!